Hello, good morning. Magluluto tayo ng tinulang manok. Ayan. Bawang, sibuyas, tsaka loya. Ngayon, painitin mo natin ang kawali bago natin ilagay yung magigisa muna po tayo. Ayan. Tayan lang po natin uminit yung mantika. Ayan po, mainit na. Unahin po natin yung luya kasi matigas siya. Ayan. Luya muna. Tinulang manok. Lutong bahay. Antay lang po natin na lumambot na konti yung loya bago natin ilagay yung bago natin sunod yung bawang. Ayan na luto na yung ating loya. Ilalagay natin yung bawang. Itatabi lang natin ng kaunti yung loya at susunod natin yung bawang. Ito. Bawang. Nantayin po natin mag medyo brownish yung kulay para lutong-luto. Ayan, medyo brownish na yung bawang. Tapin natin. Susunod natin yung ating sibuyas. Medyo mura na ng konti yung sibuyas na pula ngayon, kaya ito na gagamitin natin. Dati na nakaraan nagluto tayo, mahal kasi yung sibuyas na pula, kaya puti yung ginamit natin noon. Ayan, tayinin po natin maluto yung sibuyas. Ako po, ang pagluluto ko ng tinola ay ginigisa ko muna yung manok. Hindi ko muna po sinialagay ng tubig. Ayan, tagalo-aloyin na po natin yung tatlo. Loya, bawang, at saka sibuyas. Tapos itabi po natin ng konti. Na ilalagay na po natin yung manok. Chicken. Ayan, pagkatapos po natin ilagay yung manok. Haluin po natin na konti. Tapos sayaan po natin siya ng
limang minuto. Mga 5 minutes tatakpan po natin para yung tubig ng manok lumabas. Pag lumabas na po yan, siya magluluto ng sarili niya ang tubig. Hayaan po na muna natin siya ng 5 minutes. Habang kumukulo siya, lagyan po natin siya ng paminta. Tapos haluin po natin. Yan, ang inalagay ko lang po, dito ng gulay ay sayote kasi hindi naman nakain yung mga anak ko ng ibang gulay, kaya yun lang. Pero kung gusto niyo pong lagyan siya ng kulay green, pwede rin malunggay o kaya dahon ng sili. Nilalagay po siya dyan. Tayo po, ang ilalagay po natin ay ito lang. Sayote. Ayan guys, tingnan natin kung okay na siya. Okay. Nagmamantika na siya. Haluin natin. Okay na po siya. Ayan, ito sunod po natin. Ang nilalagay ko po rito. Patis. Hindi po ako naglalagay ng asin sa tinola ko. Ayan, patis po, patis. Pagkatapos po ang lagyan ng patis, konting halo, tapos takpan natin para yung lasa ng alat manuot sa manok at mamaya lalagyan po natin ng konting tubig. Ayan po. Tayin po natin mga 2 minuto. Ayan, tingnan ulit natin at ating hahaluin na. Ayan, marami na siya sa baw, pero hindi pa natin siya nilalagay ng tubig. Yung tubig na lumabas dyan ay galing sa manok po. Medyo malapot. Ayan. Yung tubig ng manok po yan. Medyo iluluto po natin siya sa sarili niyang magtika. Kalalambutin po natin hanggang sa maubos yung tubig na yan. Para yung lasa ng manok andyan talaga. Tinulang manok. Yummy, yummy. Ayan, luto na yung manok. Luto na yung manok, pero hindi pa siya malambot. Ang gagawin natin para sabay-sabay siyang maluto. Ayan, wala na, sa konti na lang sabaw, pwede natin siyang dagdagan ng tubig. Pero bago natin dagdagan ng tubig, ilalagay muna natin yung ating konting gulay. Kasi yung mga anak ko hindi nakain ng gulay, kaya konti lang siya. Yung bunso ko lang kumakain ng gulay. Pero pinipili rin kung anong klase ng gulay. Pero yung panganay na ko, walang kinakain gulay. Maliban sa French fries. Hindi nakain ng sayote, carrots, hindi rin nakain pag nihalo sa adobo, pero kumakain siya ng French fries. Ayan guys, nilagyan na natin yung gulay. Tatakpan muna natin ng konti. Tapos, after 1 or 2 minutes, lagay natin ang konting tubig. Ayan. Yummy, yummy! Ayan guys. Okay na siya. Gawin natin, lagay natin ng konting tubig. Ayan.
Ayan, tinulang manok. Ang ginawa po natin na hindi pa natin siya rinagin yung tubig, pinabayaan natin siyang kumulo at maluto yung manok ng konti. Kasi yung tubig ng manok ay lalabas yan. Yan. Ayan ang resulta. Ngayon guys, lalagyan natin siya ng mga 2 basong tubig. Ayan. Ayan na guys, may sabaw na siya. Hayaan natin siyang kumulo. Tatakpan na natin at pakukuloy natin yan. Mamaya pag malambot na yung gulay, okay na siya. Ayan na, umuusok na guys. Ibig sabihin kumukulo na siya. Tingnan natin. Ayan. Kumukulo na ang ating tinulang manok. Napapansin nyo guys, tinula siya pero wala siyang kulay green na daon, walang daon ng sili na kaya malunggay. Kasi wala naman pong nakain nun sa mga anak ko. Kaya ito lang, sayuti lang para sa akin po. Ngayon, titikmo po natin yung alat. Okay na yung alat guys at lalagyan natin ng konting Ajinomoto bitchin. Tapos titingnan natin kung malambot na yung ating sayote. Parang matigas pa siya guys, matigas pa yata. Matigas pa. Kasi yung chicken guys ay luto na siya. Malambot na rin. Yung gulay na lang ang naantayin natin lumambot. Takpan ulit natin ng mga siguro mga 2 to 3 minutes. 3 minutes. Hello guys, tingnan natin ulit. Ano nangyari? Resulta ng ating niluluto kung malambot na yung gulay. Ayan, titingnan natin yung gulay kung malambot na guys. Kasi pag malambot na, luto na yung okay na. Okay. Malambot na siya. Yummy. Okay. It's done. Tinulang manok. Tanghalian. Okay na guys, luto na. Simpleng ulam, konting ricado. Okay na siya. Lutong bahay. Tinulang manok, lutong bahay na walang dahon ng sili at saka walang dahon ng malunggay. Ayan guys, okay na siya. Yummy, sarap ng ulam namin.